Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Nang dahil nakikita nito ni Moira ang kanyang cellphone na nakaraming miss call na itong kanyang anak na si Sui sa kadahilanan na agad naman itong tinawagan ni Moira ang kanyang anak na si Sui. Man itong kinumusta ni Moira ang kanyang anak kung okay lang ba umano ito, at dito agad naman itong nagsumbong itong si Sui sa kanyang mami na muntikan na umanong sumabog ang Epix Medical Hospital at muntikan na rin umano nitong mamatay itong si Doktora Annalyn Santos sa kadahilanan. Bigla na lamang itong humalakhak itong si Moira at nagsalita itong si Moira na sana natuluyan na lamang umanong mamatay itong si Doktora Annalyn Santos. Sa kadahilanan na ikinagulat naman din ito ni Sui ang kanyang maririnig galing sa bibig ng kanyang mami na hindi ito makapaniwala na gusto rin pala umano nitong mawala na itong si Doktora Annalyn Santos. At dito, agad naman itong kinumusta ni Sui ang kanyang ama na itong si Dr. Tanya kung kumusta na ba umano ito, kung magaling na ba umano itong kanyang daddy. Ngunit ikinagulat naman din nito ni Sui ang kanyang naririnig galing sa bibig ng kanyang mami nang sabihin nito ni Moira na namatay na umano ang kanyang daddy na si Dr. Tanyag. Sa kadahilanan na ikinagulat naman din nito ni Sui ang mga sinasabi ng kanyang mami at agad naman itong sinisi ni Sui ang kanyang mami na baka may baka siya umano ang dahilan kung bakit namatay umano ang kanyang daddy. Sa kadahilanan na agad naman itong pinagsabihan ni Moira ang kanyang anak na si Sui na wag na umano itong mag-iinarte pa at wag na umano itong mag-iiyak-iyak pa dahil hindi naman umano nito totoong ama ni Sui itong si Dr. Tanyag. Ninigurado umano itong si Moira kung nabuhay pa umano ang kanyang asawa na si Dr. Tanyag na hindi umano nito matatanggap ni Dr. Tanyag itong si Sui na kanyang anak dahil hindi naman umano ito totoong anak ni Dr. Tanyag. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.